Gusto mo bang dumoble ang pera mo? Huwag mo lang patulugin sa bangko at sa ilalim ng iyong kama. Instead, ipasok natin sa investment. In this video, pag-uusapan natin ang 6 investment that can make you rich. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. I'm really excited about this session. Grabe, oo, kasi session na ito, i-reveal ko po sa inyong 6 na investment na personally na pinasukan ko that really helped me to make. Basta. Okay, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, mga kaiponaryo, number 1. Ito po yung pinaka-top talaga, pinaka-top, lodi ko talaga. Ang pinaka-best na investment para sa akin, business talaga. Oo. Kasi, alam mo, ito yung napansin ko eh. Karamihan po ng mga tao na nag-i-invest sa mga property, sa mga stocks and everything, lahat sila nag-umpisa sa negosyo. Ang ginawa nila, kumita muna sila sa negosyo, di ba? Una, mga iba, nag-empleyado muna. Kung nag-empleyado, tapos nagkaroon ng puhunan, tapos ng negosyo. Kung nagkaroon ng negosyo, anong ginawa po sa kita? Ninegosyo ulit. Tapos anong ginawa? Doon na sila nag-i-invest. Alam mo, ito lang, nothing beats really running your own business. I can still, ako lang, pwede ko lang ikwento sa sarili ko. Nung year 2000, I was able to borrow a good debt at 1 million pesos. Financial, ano yan, investment yan ng isang financial partner which she owns 10% of the company. To cut the long story short, we were able to turn that 1 million pesos in less than 1 year to 250 million pesos in sales. Whew! Grabe. Paano nangyari yan? Negosyo, di ba? Hindi yan mangyayari yan sa investment. Maniwala kayo. That's number one. So, mag-isip ka na ng negosyo kung anong pwede mapasukan ng negosyo. Number 2, pinakamagandang investments para sa akin na ginagawa rin ng mga bilyonaryo. Real estate can provide you a second income stream. At the same time, ang gagandaan din sa real estate, yung multiplication po niyan ay talagang sobrang powerful. Kung makikita nyo lang po, kung magkano lang po ang lupa nung mga 1970s, ay ano lang ha, 1970s sa may Dasman, sa 100 plus pesos per square meter. Oo, 1970s. 100 plus pesos per square meter. Ngayon po, magkano na po ang Dasman na sa 400,000 pesos per square meter. Whew! Grabe naman talaga, mga friendship. Talagang napakaganda po talaga ng lupa. And then, tanungin nyo na lang, yung mga lolo-lola nyo, magkano lupa dati dito? Sila na magkukwento po sa inyo. Ay, nakagandaan din sa real estate, hindi mo kailangan ng million agad. Bakit? Pwede kang tinatawag na gumamit ng OPM. Ano yan? Original Pinoy Music? No, other people's money. Especially kung ikaw ay isang taga pag-ibig. Pag-ibig ko sa'yo ay chucho. Ni walang halong biro. Ayas. Sa pag-ibig po, kasi pwede kang mag-loan doon ng mga 30 years. And then, ang kagandahan, para ka lang nagbabayad ng rent, tapos magiging iyo pa. And then, pwede mo pang i-prepay para mas mababa at makat yung iyong interest rate at saka time of payment. That's number 2. Pag may business, second investment, property. Third investment na talaga maganda, time. Huh? Time, pwede mo invest? Of course! If you use it wisely. Kasi meron po tinatawag na money leveraging and time leveraging. How can you leverage your time? Example lang po, para na-leverage yung times, you get to work 8 hours a day, you get paid 800 pesos. Kunyari, 800 pesos ka. Parang for computation purposes, 800 divided by 8 hours. So, ang ibig sabihin po niyan, ang oras mo is 100 pesos per hour. So imagine mo, kung na-stuck ka sa traffic ng mga 3 hours a day or 4 hours a day, ang nawawala sa iyo ay 400 pesos a day kasi yan ang halaga mo. Pero on my end, I know the value of my money is not 100 pesos per hour kasi alam ko kung magkano ang monthly income ko divided by 30 days. Yung 30 days, dinidivide ko ng 24 hours. So alam ko per hour ko, hindi po siya 100 pesos a day. Magkano siya? Secret. Mm-mm. So minumultiply ko lang. E paano pa kung si Manny pang ilinan, o di ba? Magkano kaya per hour niya? O ito, compute lang tayo, ha? Compute. Kung siya ay kumikita ng 1 million a month divided by 30 days, ibig sabihin po niya kumikita siya ng 30,000 a day divided by 24, di ba? So more or less kumikita siya ng almost 2,000 pesos per hour. Kung kumikita siya ng 2,000 pesos per hour times mo ng 24, so kumikita siya ng per day ng mga 40,000 times 30 days, mga 1.2 million. So kung na-stuck siya sa traffic ng mga 3 hours, 6,000 nawawala. Eh, pero hindi siya kumikita lang ng 1 million. Eh. Siguro kumikita to ng 100 million a month. Diba? O, diba? Yun. That's how you compute for time. Kaya ang next question ko before we go to number 5 na investment,
investment. Kamustahin ko muna si Rafaela, si Sean, Sean Diary, and si Mary Jane Maldonado. Kamusta na kayo? Oh, so, natututo ba kayo yung itong third investment na ang fourth investment na kailangan natin talagang pangalagaan that can really bring us wealth is health. Kalusugan po. Ha? Oo. Kasi ito po, isipin po natin. We use all our health when we were young to gain all the wealth in our lives. At the end of our lives, pag tumanda na tayo, we use our wealth to gain back our health. Kaya nga importante po, mga kaiponaryo po, pangalagaan po natin ang ating katawan para mag-enjoy tayo, productive po tayo. Iwasan po natin, alam mo naman, mga bisyo, di ba? And alam mo, maubos po yung pera natin. Invest in your health. Eat right, sleep right, move right. Again, tatandaan mo yan. Eat right, move right, sleep right. Hindi nyo ba napapansin na medyo glass ng aking glass skin? Hindi nyo ba napapansin? Pumayat na po ako. Yes, upo. Bakit po? I'm going through a diet called Gaia. Gaia by Michael Chan, Dr. Michael Chan, si Coach Michael. Sa Gaia naman po, nakaprogram po kami. I sleep 8 hours, I move 10,000 steps, and I eat the right food. Right now, I eat to live. I don't live to eat. Kumakain ako para mabuhay ako, hindi ako manubuhay para ako ay kumain. Kung ano man yung tinatawag na eat right, nag-aiya yan, i-check out nyo na lang sila. And then, number 5. Mambo number 5 po tayo. Number 5 na best investment po, ito, guys. Na hindi natin napapansin, online assets. Ito ang pwedeng magpayaman po sa inyo. Ha? Ano po yung online assets? Simple lang, IP, intellectual property. Mag-create ka ng content sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, i-monetize mo ang online asset mo so that you can earn ad revenue, affiliate programs, 'di ba? You can create your own online courses, e-books, build online business. So kung anong pwede mo ituro, guys. We are in the information and age technology. Kung ayaw nyo, tanungin nyo na lang si Karapi Tulpo. Oh. Ito ah, galing to Social Blade ah. Siya po ay number 3 sa ano, YouTube pa lang to ah, number 3 po. Tingnan nyo po magkano kanyang potential earnings. Estimated po in US dollars to per month ah, per month. 31,000 to 500,000 US dollars. 500,000 times mo na lang ng 50. That's how much. Grabe naman. Ayoko na sabihin. Di ba? Kasi kung $10,000 siya, half a million. Di ba? Kung 50,000, grabe naman. Oh! Ayoko na magsalita. Basta, bahala na kayo. Okay? Alam nyo na yan. And last but not the least na pwedeng ipagyaman po sa atin, isa pang investment na hindi natin napapansin, your network. Guys, pakinggan nyo to. A strong personal brand, a positive client relationship, your brand, your name, your reputation. Kaya nga, ito lang ha, makinig po kayo. Mga kaiponaryo, mawala na lahat, huwag lang masira ang pangalan mo. Bakit? Taon ang binilang po natin para mabuo ang ating pangalan. Pero segundo lang ang kailangan natin gawin para masira ang ating pangalan. Buti na lang, ay buti na lang. Na-contract nga ako ng isang beses In other words, nag-react at nagkamali po tayo. Oo. Buti lang, na-realize natin agad, ni-retract natin agad, nag-withdraw. Bakit? Para sa akin, mahalaga po ang community po natin. I want to protect our community more than anything. I will not exchange money for our community. That's the reason why I pulled out from that deal. Ni-return ko yung pera. As a matter of fact, luging-lugi pa ako. Oo, luging-lugi pa ako because I have to hire lawyers and everything to fix everything. Kaya ang alam mo, para sa akin, ang pinakamahalaga is pangalan and reputation because it is priceless. Kaya of all these 6 investments, tanungin kita. Number 1, business. Number 2, real estate. Number 3, oras. Number 4, health. Number 5, online assets. Number 6, yung pangalan at reputation mo. Ang tanong, saan ka kumikita at saan mo planong kumita? At marami na tayong mga natulungan ng mga tao with regards to this. Katulad ni Ben Delubio, isang certified entrepreneur. Sabi niya, pulis na umabot ng 42,000 pesos ang savings, nagkaroon ng malinaw na plano for retirement. Proud ako sa kayo. Tapos ganun din si Christian Joy Panes. Sinabi niya, mag-fiancé na iponaryo nakapundar ng 2 properties for investment. Oh. Tapos ito rin si Luisito Pring. Sabi niya, isang iponaryo nakapundar ng 19 na units na apartment. Ay, grabe naman. Sana all. So, ang question ko po sa inyo, gusto niyo bang malaman ang step-by-step guide kung paano nila na-achieve to?
ay kung gusto niyo malaman, simple lang, just go to chinktv.com. chinktv.com at puntahan niyo na lang po yung course ng Sana All May Investment. This is your ultimate guide to start your own investment, kung paano ka mag-invest sa real estate, sa index fund, sa cryptocurrency. Kung gusto niyo malaman, it's all there. Just visit chinktv.com. Sana naman na-encourage kayo, naliwanagan kayo, na-inspire kayo sa video na ito. Kaya mga friendship, kung meron pa tayong makatanungan, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.